Alright. Ang ipakikita ko sa inyo ay kung paano mag tanim ng halaman sa pot. Itong nakikita nyo ay ito ay ginamit last year. So kumbaga itong organic soil na ito ay gamit na. So ang ginagawa ko, ibuhos ko sa malaking pot. So actually pwede pa yan. So ang ginagawa ko, i-mix ko yung bagong topsoil, ito organic. So haluan ko, kunin ko yung kalahati. Ito ay ito ang sinasabing topsoil na bibili sa garden center. Ito ay mga cattle manure. Kumbaga ano na siya, fertilizer na. Hindi ko alam kung ilang taon na itong naka-imbak sa mga gumagawa. So ang gagawin ko, i-mix ko para yung tinasabing NPK, yung nitrogen, phosphorus and potassium eh mag-mix, mahalo sa dating ios na organic matter or compost. So pag na-mix na, ibabalik ko rito kasi pagtatamnan ko ulit yan. Ganyan lang. Siksikin ng konti. Ngayon dahil puno na ito, lalagay ko sa top, sa ibabaw. O ayan. Ngayon, depende kung anong klaseng halaman ng itatanim nyo. Dapat dito yung mga lumalaki, yung tumataas. Pwede rin ang palaya. Pwede rin kamatis. Ito cherry, ano ito eh? Cherry tomato. Pwede rin sili. Pwede rin itong pipino. Ay, pipino. Sayote. Sorry. Kahit anong klaseng gulay o veggies plants na tumataas na pwedeng pagapangin sa balag. Dahil ito, malaking pot ito. Ang ginagamit ko, just sample lang sa inyo.
maybe kamatis. So, ang pagtanim, tatanggalin lang itong kuwan dito. Gugupitin lang kasi para hindi matunaw yung ano. Ganun lang, oh, marami na siyang ugat. So, tatanggalin lang. Ito siya. So, itatanim lang dito. Ganyan. Tatabunan. That's it. Tapos, pwede nating lagyan ng stick. Ganyan. Pwede rin gawin mong dalawa para habang lumalaki siya, pwede mo siyang itali dito. Actually, mayroon akong yung wire ando doon, nakakabit na, para yun ang magsusupport. So, ganun lang ang ginagawa ko para sa aking gardening. Lagyan mo lang ng konting konti attention para ang baby na inaalagaan. Araw-araw chine-check ko, tinitingnan ko kung anong kailangan niya, anong dapat kong gawin. Kaya taon-taon ang gaganda ng mga halaman ko dahil nga sa kilig ko at may kaalaman na ko sa ganito. Kaya kayong mga kasama sa group sa lutong bahay at sariling recipe, eh gusto ko lang i-share sa inyo ito para kung sakaling may mga gustong magtanim o mag-garden, at least magkaroon ng idea. Alright, that's it for now.